Magsitayo na po ang lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na manguli sa kaluluwatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara, nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara, nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara, nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitay na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan ng aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid
Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagalo mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako humibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami sa mga kapatid para akong iba. Kasambahay ko na'y di ako kakilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at titubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Nang makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit.
at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong naghahanda para sa papalapit na tatlong mahalagang araw sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang pinakapuso ng linggong ito na magsisimula bukas. At dito mapapansin natin ang nagpabilis sa takbo ng mga pangyayari ay ang pagkakanulo ng isang alagad ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot mang aminin ang isa sa dahilan kung bakit si Jesus Nazareno ay nahuli, sinaktan, pinatay ay dahil sa isa niyang pinagkakatiwalaang alagad. At ang mas masaklap, ito'y dahil sa pera. Naniniwala tiyako si Judas kay Jesus. Sumasampalataya siya kay Jesus. Ngunit ang nakakalungkot sa bandang huli, mas nanaig sa kanya ang pagkapit sa pera. Mas nanaig sa kanya ang pagiging sakim. Sinimulan ko noong Linggo ang pagninilay sa mga mahal na araw na sinabi natin ang tunay na pagmamahal, ibinibigay ang pinakamahal. Di ho ba? Kung mahal mo ang isang tao, alam mo, ang katumbas niya rin ay mahal. Kaya ang ibibigay mo sa kanya, hindi mura. Mahal. Kung mahal mo ang isang tao, mahal din ang katumbas niya. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, napatunayan, hindi talaga mahal ni Judas si Jesus Nazareno. Bukang bibig lang niya ang pagmamahal niya kay Jesus Nazareno. Bakit? Naalala niyo nung Lunes? Nung hinugasan ng pabango ng babae ang paa ni Jesus, si Judas nang hinayang pa dahil sabi niya, mamahalin yung pabango na ibinigay kay Jesus Nazareno. 300 araw halaga nung pabangong iyon na ibinuhos lang sa paa ni Jesus Nazareno. Kaya sa unang tingin, parang tama si Judas. Sayang, sana ibinigay sa mahihirap. 300 araw na halaga ng sweldo. Pero ngayon, ipinakita sa atin, hindi pala mahal ang tingin ni Judas kay Jesus Nazareno. Kung nanghinayang siya dun sa pabango, ipinagpalit niya si Jesus Nazareno sa 30 pirasong pilak. Alam niyo ba sa lumang tipan, ang halaga ng 30 pirasong pilak ay 1 araw lamang ng pagtatrabaho. Ang halaga ng 30 pirasong pilak ay 1 alipin. Kaya kung tutuusin, ang halaga na ibinigay ni Judas kay Jesus Nazareno ay napakamura. Kaya sa totoo lang, hindi niya mahal si Jesus Nazareno. Kaya nga sa wika natin, di ba? Mura. Bukod sa ibig sabihin ng mura, hindi mahal. Di ba? Pag sinasabi mo, minura mo ang isang tao, hindi lang ibig sabihin nun, pinagsabihan mo ng masama ang isang tao. Ang ibig sabihin doon, mababa din ang tingin mo sa taong iyon. Kaya nga, kaya mo siyang murahin. Dahil kung pinapahalagan mo ang isang tao, hindi mo siya mumurahin.
Kaya pwede rin nating sabihin, minura ni Judas si Jesus sa sareno. Hindi niya siguro nga pinagsabihan ng masakit na salita, pero ang itinumbas niyang halaga kay Jesus sa sareno ay napakamura. Mga kapatid, sa araw na ito, bago tayo pumasok sa mga araw ng Triduo, bago natin tuluyang pagnilayan ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus sa sareno, totohan ang tanong sa sarili natin, mahal ba talaga si Jesus sa buhay natin? O mura lang siya? Minsan nga, minumura na si Jesus sa sareno. Hindi tayo nababagabag. Natatawa pa tayo, pumapalakpak pa tayo, baliwala sa atin. Pero baka kahit tayo, siguro nga hindi natin pinagsasabihan ng masakit na salita si Jesus sa sareno. Hindi nga natin siguro siya minumura, pero ang turing din natin sa kanya ay napakamura. Sapagkat pwede natin siyang ipagpalit sa mga mumurahing bagay dito sa lupa. Kapag tayo nagkakasala, mas pinapahalagahan natin ang iba kaysa kay Jesus Nazareno. Mga kapatid, huwag lang nating gawing kontrabida si Judas sa mga mahal na araw. Dahil baka tayo rin walang pinagkaiba sa kanya. Huwag nating sisihin lahat kay Judas. Dahil magpahanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nagpapahalaga kay Jesus Nazareno. Kaya nga natin inaalala ang kanyang sakripisyo. Inaalala natin gaano tayo kamahal ni Jesus Nazareno. Inaalala natin ang ibinigay niya sa atin, pinakamahal sa lahat, ang kanyang buhay. Tayo kaya, maisusukli din natin sa kanya ang ating pagmamahal? Maibabalik din kaya natin sa kanya ang mahal sa atin? Sagutin natin ang mga tanong na ito bilang paghahanda sa pinakapuso ng mga mahal na araw. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Ipinakita niyo sa amin gaano niyo kami kamahal. Sapagkat ibinigay niyo ang pinakamahal sa lahat, ang inyong buhay. Hinubad ninyo ang inyong pagka-Diyos. Naging tao kayo para sa pagmamahal sa amin. Pinasan ninyo ang krus. Namatay kayo sa krus upang ipakita sa amin ang inyong wagas na pagmamahal. Nawa po, maipakita din namin sa inyo ang aming pagmamahal. Patawad po kung minsan hindi mahal ang turing namin sa iyo. Kung minsan mas pinipili namin ang mga mumurahing bagay dito sa lupa kaysa sa iyo. Patawad po, Jesus Nazareno, sa mga pagkakataong kami nagkakasala. Sapagkat kapag kami nagkakasala, para ka na rin naming minumura dahil nakakaligtaan namin ang pagmamahal namin sa iyo. Patawad po, Jesus Nazareno. Tulungan mo at turuan mo kaming magmahal ng tunay. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsakalasukuyan ng pagkapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipinapakita sa atin ang pagmamahal ni Jesus. Ipakita din natin sa Kanya na mahal natin Siya. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung pinapalabas naming mahal namin kayo, pero sa totoo lang, mas pinipili namin ang iba kaysa inyo. Sa mga pagkakataong kami nagkakasala, kami nagiging sakim. Sa mga pagkakataong ayaw naming magpatawad, patawad po, Panginoon. Linisin niyo po ang aming pagmamahal at pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit walang apoy,
sa'yo'y manginginig. Huwag nang magkabala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lang nasusukat sa dasal, kundi sa ating pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Tandaan natin, lalo na ngayong papalapit na ang puso ng mga mahal na araw, mahal natin si Jesus Nazareno. Mahalaga ang turing natin sa Kanya. Kaya't Siya ang pinipili natin higit sa lahat sa ating buhay. Ipinakita Niya ang pagmamahal Niya sa atin. Ipakita din natin na mahal Siya sa ating buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.